Posibleng makasuhan ang isang grupo ng mga hiker matapos mahuling pumitas ng endangered na halaman sa Marinduque. Balita hatid ni Oscar Oida. Samot-saring halaman ang hawak ng mga hiker na ito sa larawang itong pinost ng DNR office sa Marinduque. Isa sa kanila, makikitang may hawak na isang bungkos ng mga pitcher plant, halamang itinuturing na pambihira at endangered, kaya bawal na bawal kunin mula sa mga kagubatan. Based on the post na sa internet, nakita natin yung very rare, yung talagang species na rare, yung pitcher plant. Ito yung talagang sa top 10 natin na pinagbabawal na kunin ito, yung mga pitcher plant. So yun yung nakita nating mga ebidensya na pwede nating gamitin when we file our case against them. Ipinatawag na ng DNR ang mga nasa likod ng pamimitas para pagpaliwanagin. Humingi na raw ng paumanhin sa DNR ang magkakabarkad ng hiker. Humingi pa ako ng pasensya at paumanhin. Sadyang nadala lang po kami sa mga halaman, mga kagandaan ng halaman. Ako po yung humingi talaga ng sorry, pinagsisihan po namin na hindi rin ko po alam. Isinoli rin nila ang ilang mga halaman. Pero ang problema, ang ilan dito ay nanuyo at lantana. Inaalam pa ng DNR ang iba pang halaman na nakuha kapag nabalik na ang mga ito. We are consolidating our information and then soon we will be filing cases against these illegal collectors ng mga wildlife. Kasalukuyan po na on process na ang investigation. Kaya siguro po ang masasabi ko sa publiko ay hintayin na lang po natin kung ano magiging resulta nito. Umasa po kayo na magiging patas naman kami at dahil ipinatutupad lang naman natin ang ating batas. Posible silang maharap sa kasong paglabag sa Wildlife Act of 2001 na may katumbas na multang 10,000 pesos to 1 million pesos at pagkakakulong ng 10 araw hanggang sa 12 taon. Batid ng DNR na nauuso ngayon ang pagiging plantito at plantita. Maganda raw ito dahil magkaka-interes sa mga tao sa mga tanim. Pero dapat daw tiyakin kung saan nanggagaling ang mga binibiling halaman para masigurong hindi nakakasangkapan sa pagsira ng kalikasan. Lagi natin tandaan na itong mga plants and the plant species na ito na kinukuha nila sa forest or sa kagubatan natin, eh doon talaga yung kanilang habitat eh. Doon sila nabubuhay. So pag tinanggal mo sila doon, talagang kumbaga sa na-stress din yung mga plants na yan. Oscar Oida, GMA News.